Nitong nakaraang Disyembre pa nagpa-schedule si Alisa para makakuha ng passport, ang nakuha niyang date of appointment sa darating pang March. Kaya nang mabalitaan niya na sa Las Piñas ilulunsad ang passport on wheels ng DFA, agad siyang nagpunta para mapabilis at masimula na ang pag-aayos ng iba pang dokumento para magtrabaho abroad. Sa loob ng 10 araw, makukuha ng pasaporteng dumaan sa passport on wheels. Mas okay po, tas mas convenient po kasi po, mas madali po kasi po nag-fill up po kami ng form ay noong pong Thursday. Tapos po tas po Monday na po agad yung puntahan po sa appointment. Si Venadi, sa Abril o higit 3 buwan pa mula ngayon, ang nakuhang appointment sa DFA website para makakuha ng passport. Dito rin siya sa Las Piñas sumakbo. Laging full yung wala siyang available na date, tsaka time. Sabi ng DFA, nasa 15.7 million na ang na-issuehan nila ng passport. 9.5 million dito, mga Pinoy abroad. Bawat taon, 50,000 hanggang 100,000 ang nadaragdag na passport applicants sa Pilipinas. Right now po, we can do 9,000 a day. Kaya po, malaki ang backlog. With these vans behind me po, we can do an additional 2,000 a day. Nasa 4,500 passports kada araw naman ang kapasidad ng 9 na bagong regional consular office. Pero uunahin muna raw pabilisin ang sistema sa mga embahada at konsulada abroad. Sabi ni Cayetano, darating na rin daw ang panahon na via internet na lang ang pagpoproseso ng pasaporte. Kapag nakompleto na nila ang files ng biometrics ng lahat ng passport holders matapos makorrupt ang existing files. Ian Cruz, GMA News.